Walistik na yan, ang init talaga ng kusina dito sa Dubai. Pinagpawisan ako sa luto na yun. Pero yun natin, yung ating pinaghirapan. Yan. Panalo. Hindi sa kanyang paghihirap. Ang panas, try nyo to. Hindi lang kasi sa'yo. Delicious na. What's up mga kanaks, panibagong video na naman sa ating pagluluto. At today's mga kanaks, gagawa tayo ng taco style. So, tara, isang kaya, meron tayong ground beef dito. Yung liwa ko. Maliliit. So, ito actually hindi ito ground beef, hiniwa ko lang maliliit ito, ganito kalaki. Kung may ground beef kayo, pwede na rin. Mas maganda yun kasi yung minsan ground beef mabibili natin sa palengke, maraming taba. So, maraming pots. Maganda yun sa ating gawing taco style or beef wrap. Okay? Okay, tara. Pakita lang natin kung paano ko gagawin. First, yung beef natin is 200 grams. So, mga parang standaan. Kung bibili kayo ng beef, kailangan may taba sa gantong luto. So, beef natin is 300 grams. So, maglagay tayo ng 2 tablespoon na Heinz barbecue sauce. So, wala na tayong ibang anuhin pa. Classic barbecue sauce ng Heinz. And, para medyo maanghang siya, maglagay tayo ng isang kutsarang ano din, sriracha. Depende sa inyo kung sa kung saan kayo prepare. Kung gusto nyo maanghang masyado, lagdagan nyo yung sriracha. So, para maging balance, yung ating anghang, maglagay lang tayo ng teaspoon of the sugar. Mas maganda kung brown sugar. So, wala akong brown sugar, white sugar ang gamit ko. Then, maglagay din tayo ng teaspoon of the ground black pepper. Okay. Then, maglagay din tayo ng 1 teaspoon na smoke paprika para smoky yung ating dish. 3 tablespoon na diced tomato, 3 tablespoon na onion. Then serrano chili, mga 1 tablespoon, mga teaspoon. 2 tablespoon ng soy sauce. Okay? Dinmix lang natin to mga kaunaks. Mamarinate natin to for about 30 minutes. Kapit na kapit yung marinate ng ating lasa ng ating marinate. Okay? So mga kaunaks, habang minamarinate natin to, prepare din natin yung ating gagawa tayo ng guacamole. Ano lang, yung basic guacamole lang. So yan na mga kaunaks, meron tayong avocado, green na green yung avocado natin. Swerte tayo sa ating pagpili ng avocado. Minsan kasi dito mga kaunaks, dito sa Middle East, wira ka lang makaano ng alaw na sa mga supermarket ng magandang avocado. Yung maliliit na supermarket, ang pangit, maitim talaga. So ito, tsamba natin, nakakuha tayo ng magandang avocado. Medyo lagkitan pa siya. Okay? Lagyan natin ng 1 tablespoon serrano cheese, 2 tablespoon na onion, red onion, chop, then chop tomato, cilantro, mga 1 tablespoon, then ground black pepper, up to you kung gano'ng karami. Yung anghang, anghangan nyo. So, dito sa gantungan, mga 200 grams na avocado, lagyan lang natin ng mga 1 teaspoon. Okay? Then, salt. Ang ating taco, pwede natin gawing wrap. Gawing beef wrap. May pakita natin sa inyo. Shout out nga pala sa mga followers ko sa Middle East. Dubai, lalo dito sa Dubai, huwag kalimutan i-share ang ating mga videos at i-like ang ating Facebook page, G Kitchen.
at ang aking pakisubscribe ng aking YouTube channel, Unax TV. Mga kanak, sa dudurugin lang natin itong avocado. Sinsya na kayo, wala akong mortar. Ano pa kasi ako, mga kaunap, sa pang maliit na vlogger lang po ako. Hindi pa nga ako sumasahod sa pagbablog ko rito. Yung iba, sinisurti-surtihan lang talaga yung pagbablog sa akin. Pero to, at least may naisira akong mga videos na makapulutan ng ating aral kung sa pagluluto, kung gusto nyo kumain. So mga kaunap, naturog na natin yung ating avocado. So mga kaunap, pag bumili kayo ng kalamansi, kailangan yung lemon or lime. Kung lemon ang bibilhin nyo, kung lime bibilhin nyo, kailangan na birding-birdi. Kasi kung dilaw, matamis na yung katas nun. So kailangan birdi. So sa guacamole, mga kaunap, kung wala kayong lime, gumamit na kayo ng lemon. Pwede din yun. So first, alagay lang natin itong ating kalahati, ating lime. Then mix. Huwag nating biglain na ilagay lahat yung ating ingredients. Kasi kung masugura yung bawa asin at saka yung mga ito, yung lime. Pagka sobrang lagay natin dyan, yun, asin, so hindi natin makukuha. Magdadagdag naman tayo ng mga ingredients. Mga tikman lang natin. Ay mga kanaks, tama na yung asin at saka yung alat niya. So ready na to at saka yung anghang ng serrano chili. Depende sa inyo kung damihan nyo ng anghangan nyo, dagdagan nyo ng serrano chili. Okay? So yun mga kanaks, ready nating natapos na tayong gawin yung guacamole. Now, i-ready na natin yung ating beef. Mga kaunaks, madalian lang to. Madaling luto to, mga kaunaks. Pasensya na kayo, wala akong cameraman. Yan mga, sa gilid lang ako nagluluto. Yan, kalat. So ngayon, maglagay lang tayo ng ating mantika. 1 tablespoon of garlic. Huwag kayong magtaka, ba't hindi ko nilagyan ng marinate ng garlic. Bakit? Kasi pag ang garlic hindi naluluto, babaho yan. Masyado siyang mas matapang yung ano niya, yung amoy. So maamoy yung bunga niyo ng garlic. So kailangan natin ng lutuin, bisaya na yun. Then lutuin lang natin itong garlic hanggang siya mag-golden brown siya. Tingnan mo yung ano ko, garlic ang pangit ng pagka-chop kasi nga yung blender ko, blend mix ko is medyo ano din, medyo local. So ganoon lang, garlic lang ang susukin natin at saka ilagay na natin itong ating. So hayaan pa natin para mas mabilis siya maluto, kailangan mataas yung apoy niya. Kasi kung mahina yung apoy niya, kukunat yung ating beef. Kasi ang ginagamit nating beef is mumurain lang. Silver side. So okay, magtaka kung bakit sinama ko yung onion sa ating beef pag marinate. Kasi maluluto din yun kasama ng ating beef. So yan, alas, pakita ko sa inyo. Kung mas malakas ang apoy, mga kaunaks, madali siyang maluto. Yung apoy natin may medium lang eh. Yan. So wala nang ibang ano yan, wala nang ibang panimpla kundi yung atin lang marination. Okay? Ito na ako naghuhugas sa gilid. Habang nagluluto, naghuhugas. Sana kayo sa aking maliit na kusina. Sa susunod, baka kung lumaki na yung vlog ko, inshallah. So yung mga kaunaks, miss tayo. Ayan.
di ba, mas madali siya maghiwalay, kaya lang medyo mamatika talaga. Okay lang yan mga kaunaks. Okay, i-rebus lang natin kunti yan. So, at saka maluto yung ating onion para lumabas yung, pag maluto na yung onion natin, lumabas yung normal na lasa niya. Yung medyo nalalasa yun ng red onion is medyo manis na bis. Ang nagka-remelize ko siya. Okay. So nasa mga 2 minutes pa lang tayo. Mas mainam sana kung mas malakas yung ano, apoy. So mga kaunaks, medyo naparamiram pala yung aking mantika. Adjust nyo na lang. Okay. So mga kaunaks, ready na po ang ating beef. Huwag nating i-over cook yung ating beef kasi matigas. Kukunat yung ating beef. So, anuhin na natin. Anuhin na natin. Baliktad. Ngayon, mantika. Ngayon, mantika, tapon na natin ito. So, dito na yung ating beef. Diba? So, ready na ating beef. So, ngayon, gagawa na tayo ng ating wrap. Ito mga kaunaks, mayroon akong parata dito. Lalo sa Middle East, mga kaunaks, maraming parata. Iwan ko lang sa lugar nyo kung saan mo kayo sa panic ng mundo. Baka mayroon din parata sa inyo dyan. Pwede nyo yung gagawin wrap. Kundi ano, yung flour tortilla, yung panggamit sa burritos, pwede nyo gamitin yun. So, pan fry lang natin to, i-ready natin, gagawa tayo ng parata burrito styles. Nakakaunaks, habang niluluto natin yung ating parata, so gagawa tayo ng quick and easy sauce, spicy mayo, then Thai sriracha, then maglalagay tayo ng honey para balance yung hindi siya gano'ng manghang. May sweet siya. Ang honey, para look shiny yung ating sauce. So, itong spicy mayo na to, pwede nyo gagawin sa gawing dipping sauce sa sa shrimps. Spicy shrimps or sa shrimp dynamite or sa maki. Pwede nyo gagawin sauce sa maki. Bora maki. Yun, di ba? Quick and easy lang. Okay na, spicy mayo na tayo. Luto natin parata, ready na. So, mga kaunaks, ang one side is luto, ang one side is hilaw. Now, gagawin natin, maglalagay tayo ng mayo. Kung wala kayong garlic mayo, mayo lang na ordinaryo. Okay? Ordinary mayo. Kung gusto na yung spicy, hindi yung spicy. Okay? Lagyan natin ng sriracha or spicy. Then, this one. Lalagay tayo ng cabbage. Sorry, cabbage, no, BB jam. Or, kung meron kayong kung anong lettuce, meron kayong romaine lettuce or iceberg, mas mainam yung iceberg. So, ilagay natin yung beef sa gitna. Gagawin natin talaman. Okay? And then, i-roll lang natin. Kaya kung hindi siya niluto yung labas, para hindi pag ni-roll lang na pag ni-roll natin, hindi siya kaagad. Madurog. Hindi siya masira. So yun ang niya, yun. Sticky pa, di ba? Oh. Ganyan 'yan. Tapos iikot lang natin. Okay? So, meron na tayong wrap. Then ibalik lang natin doon sa ating kawali. For a while para maluto. So now mga kaunaks, ready natin yung shawarma. Ito style ngayon. Kagawa na tayo ng
ating Litus Rock. So, maglagay tayo dito ng wakamuli. Okay. Kunti lang. Then, beef. Mga panak, pwede nyo itong igawing starter sa inyong mga restaurant ito. Ayan. Okay. So, asensya na kayo, wala akong squeezing bottle. So, mga panak, lagyan na natin ang mayo natin. Wala kasi tayong squeezing bottle, ito kaya ito yung gamit natin. Asensya na kayo. Kasunod, bibili pa ako ng marami kong gamit para sa ating vlog. Para ma-plato naman natin maayos-ayos yung ating chicken wrap. So, lagyan na natin ng kunting onion. Ayan. Kunting lamdik. Okay. So, mga kanak, sarili na po ang ating beef litos wrap. Unak!